Pasyalan para sa marami ang kahabaan ng Rojas Boulevard sa Maynila. Pero ang problema, kadalasan tambak dito ang basura. Kaya naman ang gobyerno planong tanggalin ang mga billboard at ayusin ang sidewalk para maibalik ang dati nitong ganda. Live mula sa Rojas Boulevard, si Bam Alegre may paandar. Jessica, mahalaga ang Baywalk dito sa Rojas Boulevard dahil isa ito sa mga unang nakikita ng mga bumibisita sa bansa, lalo na yung mga Banyaga galing dyan sa NAIA. At ayon nga sa pamahalan, may proyekto silang ikinakasa para muli itong pagandahin. Narito ang ulat. Dinisenyo ang Rojas Boulevard ni Daniel Burnham, ang arkitektong nagdisenyo ng Baguio at ng mga lungsod ng Chicago at Washington. Para muling ibalik ang kinang ng Baywalk, inilunsad ng pamahalaan ng isang proyekto para pagandahin ang tanyag na kalsada. Yung project na ito ay tawag nito Rojas Parkway Development, isang urban revitalization project. Improved accessibility for pedestrians and bike, improved greening, improved lighting. Naglaan na ng 250 million pesos ang Department of Budget and Management para sa muling pagpapaganda ng Rojas Boulevard at may dalawang yugto ito. Ang uunahin, ang kahabaan mula doon sa Luneta Park hanggang dito sa tapat ng Raja Sulaiman Park. Ang pakay ng proyekto, umaliwalas ang tanawin para lumitaw ang kagandahan ng Manila Bay. Ipagbabawal ang mga billboard, pagbubutihin ang kalidad ng pavement, magtatanim pa raw ng mga puno para lalong maging luntian ng Baywalk. At mas masarap na raw magbisikleta kapag natapos ang 3 metrong bike lane dito. Karamihan kasi dito rin dumadaan yung mga motor. Mas maganda siguro pag bawal nila yung puro bike na lang. Inaasahang lalo pang yayabong ang turismo sa Manila Bay, na ngayon pa lang, tambayan na ng maraming magsing-irog at mga Banyaga. This is a beautiful place, a beautiful view. They should have some rest area here. Mas maganda para mga foreigners nandito lahat. Sa Baywalk na rin kumukuha ng kabuhayan ng maraming taga rito, mula pagtitinda ng inihaw na pusit hanggang sa mga masahista. Yun nga lang, posible rin silang mawala ng hanap buhay dahil ipagbabawal na rin daw ang pagtitinda sa Baywalk. Maghanap na lang po din kami ng kabuhayan namin iba. Wala naman po kaming pagtindahang iba eh. Lahat naman bawal eh. Pero ang pagpapagandang ito, para rin naman daw magkaroon ng mapapasyalan ang bawat Pilipino. Ang goal namin ay para magkaroon ng urban renewal at pagbibigay ng isang malaking at mahabang parke na katumbas ay 100 hectares of parkland mula dun sa Intramuros area hanggang sa Mia Road. Jessica, ito nga yung unang pagkakataon na makapagbisikleta ako sa Rojas Boulevard. Kakaiba yung karanasan dahil maganda yung tanawin, pero medyo tentative tayo dahil medyo uneven yung surface. At bago umusad yung programa ng pamahalaan na pagandahin ito, tiniyak nila na ito'y matibay. Ito ang unang dapat tiyakin, itong concrete wall na nagiging barrier ng Manila Bay dito sa Rojas Boulevard. Kung maalala natin, nasira ito dahil sa mga nakaraang bagyo. Pero kung pagbabatayan natin yung recent days na nagkaroon ulit ng paghagupit na habagat, in good condition naman ito at merong pag nag-spill dito, meron namang sumasalong drainage dito, Jessica. Okay, ang problema ba, kapag tinaasan naman nila yung konkretong wall na yan, eh, hindi na natin makikita yung view pag dumaan ka ng Rojas Boulevard. Ayun naman sa nakausap natin na urban designer na si Paolo Alcazaren, si Architect Alcazaren. Sabi niya, maganda na raw yung pagkadesenyo rito dahil kung titingnan natin mula doon, malalim pa yan eh, mula doon sa may baba. At hindi na nga nila pinag-iisipan na lagyan ito ng pintura dahil functional na ito. And syempre, ang overall goal nga ay makita natin itong Manila Bay na tuwing sunset, eh, classic naman, napakaganda. Oo, naalala ko kasi nung panahon ni Imelda, nilagyan ng bricks yan eh. Kaso medyo mataas yung bricks, hindi mo na makita yung dagat. Eh, minsan kaya ka dumada ng Rojas Boulevard pag gusto mong makakita ng fresh na scenery, di ba? Ngayon, marami pa rin mga pumupunta rito na magsing-irog, yung mga Banyaga. At lalo na siguro, kung pagandahin ito, maganda siguro yung impact nito sa turismo natin in general, Jessica. Okay, maraming salamat sa iyo, Bam Alegre, at sa iyong paandar.